What's up mga good friends? So for today's video is all about going to Armenia. Kasi po nung nandun ako sa Dubai 2016-2017 is nag-change employer po ako. So ang ginawa po nila para hindi na ako umuwi ng Pilipinas is pina-exit na lang nila ako dyan sa Armenia. So yan, dyan po, yan po yung pinaka-oldest church ng Armenia. Napakataba po ng history ng Armenia when it comes to faith. So yan po yung pinakamatandang Catholic Church na pinahan natin. So, ayan po. Sana mag-enjoy po kayo sa... At sobrang mag-enjoy po kayo sa view kasi nakadatang Armenia. Napaka ano po yung view. Cinetic country. Parang gano'n po. Yung mga scene po nila is parang more on nature. Kaya napakaganda po. Kung ako po yung may chance ang bumalik sa Armenia, ay gagawin ko po yan pagka tayo medyo nakaluwag-luwag na. Ang ganda po kasi tsaka mababait po yung mga tao. Maganda yung kanilang kultura. Mababait po talaga sila. So, ayan. Subukan natin uminom sa kanilang free water sa harap ng kanilang simbahan. Ang ganda po niyan. Yan po yung tinatawag nilang lavash. Yan po yung old na tinapay na originally from Armenia. So ano lang po yan? Ang sangkap po niyan is harina, tubig, tsaka asin. So nilalagay lang po niyan sa underground na pugon ng sarap. Sobrang sarap po niya. Hindi ko po alam kung bakit po ganun. Iba po yung lasa niya sa regular na tinapay. So para po siyang pita ng mga Griego. Tapos parang, alam niyo po yung mga tinapay ng mga Arabic. So, ganyan po halos yung pagkakagawa po nila. Pero yan, medyo malambot. Tapos crunchy yung ibang part niya. Kasi nga, malakas yung apoy dun sa pugon. So, yan po yung pinuntahan namin na gumagawa ng traditional Armenian bread. So, sobrang ganda, sobrang sweet. So, dyan po kasi, meron, pwede po kayo mag-online tour po, online booking po, I mean, online booking sa inyong mga tour. So, pwede nyo po yung i-book yung inyong mga tour kung saan nyo po bansang pumunta. Pagkatapos, kung ano yung mga packages nila, kung ano yung kasama sa tour, yan po yung kasama sa packages po ng ating tour na pinuntahan nung nag-vacation po tayo, nag-exit po tayo at pinag-vacation po tayo papuntang Armenia. So, ito naman po yung loob ng isang church po sa Armenia. Yan po, ang ganda talaga. Sobrang ganda. Napaka-aesthetic po. Makikita nyo po pag nasa loob po talagang mangingilabot kayo kasi parang ma-amaze kayo paano nila ginawa. So, gawa po yan sa purong bato. Purong ukit. So, hindi po yan yung pinatong-patong, yung pinagsama-sama. Yan po yung inukit na actual na bato. Tapos buong bato, tapos nilagyan nila ng ganyan. So imagine niyo paano nila ginawa nung unang panahon yan. Kasi nung unang panahon po is wala pa po mga architectural na panggawa. More on silsil lang po yung ginagamit nila. So ayan po yung Catholic Church dyan sa Armenia. Napakaganda po ng church nila dyan. Talagang mapapawaw ka sa dome. As in, mapapansin niyo po yan. Hawig po yan sa mga old churches natin dito sa Pilipinas. Pero ayan po talaga is authentic. Napaka old na ng church nila. Pati yung mga pundasyon na yan is hindi po yan pundasyon na nilagay kundi yung inukit po nila from scratch po. So from malalaking bato inukit po nila yan. So napakaganda po ng tour na yan. Talaga nag-enjoy po ako at sobrang babait ng mga tao. Yun naman pong bilihin is kung compare nyo po sa Dubai, halos ganun po yung presyo ng ano nila, ng mga pagkain nila, yung transpo nila. So halos hindi po sila nagkakalayo sa Dubai prices po. So kung gusto niyo pong pumunta ng Armenia, meron po akong suggestion dyan. Medyo English lang po kasi nung nirecord ko po yun is 2016-2017, nilagay ko po siya for memories. Maganda rin po kasi may mga memories na ganyan. At tunay po na parang nakakapagbaliktan ako ka kung paano kaganda yung mga previous experience mo o yung mga bagay na nakita mo. Yan po yung maganda pag nagvlog ka. Kumbaga naisi-save po yung mga memories kasi yung iba minsan nakakalimutan na natin yung mga bagay na magagandang nangyari sa atin. Tapos hindi na po natin na-appreciate yung ating buhay. Pero pag mag-vlog, encourage ko po kayong mag-vlog kasi nga po kung ano po yung mga bagay na pinagdaraan natin araw is nare-record po natin at may binabalik-balikan po tayo pag tayo medyo nalulungkot o nag-iisip ng ibang bagay. So maganda po talaga siya. Ang vlogging po is parang lifestyle po siya. Kumbaga hindi naman po para kumita ka. So apart na rin po yun. Pero ang maganda po dun is masaya ka sa ginagawa mo. Katulad po ng ginagawa ko. Kahit hindi po ako kumikita. Kasi nga po nagsisimula pa lang po ako. Is masaya naman po ako sa ginagawa ko. So encourage ko po kayo na kung saan po kayo pumunta. I-vlog nyo po. Ilagay nyo po. Lagyan
lagyan niyo po yan ng video tapos i-upload niyo yan sa YouTube, sa Facebook para meron po kayong mga backup files po. Yan, katulad po niya, yung video na yan is na-save ko po sa aking YouTube account po. So, ayan po, napakaganda. At ito po, magbibigay po tayo ng ating mga tips para sa pagta-travel sa Armenia. God bless po. Pagpasensya niyo na po, English po yung salita kasi po nandun po ako sa Dubai. Doon po ako nagsimulang mag-save ng mga videos ko. So, ganyan po. Para po, for the record lang po. So, ito po ang advice ni Kuya Mark. At pagpasensya niyo na po. See ya! God bless! Cheer up! Yeah, I just got my phone. Dito, so, you do your booking online, and so at least you don't need to spend much money. Let's say your travel, your tour, your flight, your hotel. It's always better to have it in advance. So you don't need to struggle. Once you reach airport, you just need to ask them for airport pickup. It will cost you nearly 2,500 dirhams, which is like divided into 450 to get this US dollars equivalent, and it's really cheap. I mean, the food here are cheap but good. They have good qualities. It's appetizing. You can see their food are to their presentation, from their presentation, quality, the freshness, and taste are really awesome. Just one concern, like if you're going to go outside, let's say you have some tours, better if you have a pickup from the from the hotel that you're staying, so at least you don't need to hassle. Plus, if you don't do that, let's say you just book your tour and you would like to have to ride a taxi, you can call the you can ask the reception to arrange a taxi for you, so at least the money that you're going to pay will be fixed. If you're going outside your hotel and they don't know exactly the location, they might charge you for extra, but it is always, you know, it's happening everywhere, but you just need to be like smart, or know the place, the culture of the place where you want to visit. Mulit po, ito po yung kaya magdagsak ibang po tayo and always make our mama and dada proud. So God bless po, sana na-enjoy niyo po ang ating trip to Armenia. Ang ganda po, no? So sana in the future po makapag-visit po tayo sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa. So in the future po, ayan po, sa kalooban po ng Lord. So ito po mulit ang inyong Kuya Marcus, sabi pa sa iyo po natin ang ating sarili. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, pakifollow po, pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel. God bless po siya. God bless Shira. Bye-bye.